Balas! Oh, mainam. Alam nyo na mainam na mainam na ang pag-aaralan natin ay yung pagpa-file o pag-fill up ng BIR Form 1701 for the second quarter. Suggestion ko lang mga ka-tax, bago sana kayo magpunta rito, yung 1702 for exempt individual o exempt income for individuals, yung naunang video rito, napanood nyo na para mas madaling maintindihan yung topic natin sa araw na to. Bibigyan ko kayo ng 3 seconds. Ihanda nyo na yung... BIR Form 1701Q nyo. Yung 2018 ha. 1, 2, 3. Okay. So, nasa second quarter na tayo. Ang second quarter ay nag-uumpisa sa April 1 at magtatapos siya ng June 30. So, since natapos na siya ng June 30, kailangan kang mag-file, mag-prepare, at saka mag-submit, at saka kung may babayaran ka, magbayad ka ng 1701Q. Sa pagkakataong ito, ang dinidiscuss ko, yung mga taong exempted sa pagbabayad ng income tax. Sir, sino ho ba yung mga taong yon? Yun po yung mga rehistrado sa BMBE. Barangay Micro Business Enterprise. Ito ho'y isang batas na nag-e-exempt sa mga individual at sa corporation din na ang asset ay hindi hihigit sa 3 milyong piso sa loob ng isang taon. Ang ibig lang sabihin, kapag ang asset nyo ay lumagpas na ng 3 million, yari ka na, subject ka na sa tax. So, sir, ano umpisahan ko dito? Of course, pupunta ulit tayo doon sa bandang itaas. Nakita nyo yung for the year? Ito, for the year. Ilalagay mo dyan ay 2,000 black ha. Black na ink ang gagamitin mo. Saksakan ng dami nito. Gustong kong gamitin, kulay green. Oh. Pero kailangan kong gamitin ay black. Black ang gagamitin natin. 2018. Okay? Pagkatapos, dun sa number 2, quarter ang tanong, e-x nyo yung second quarter. Nakita nyo ba yun? E-x natin yung second quarter. Tapos, ang susunod, amended return, e-x nyo yung no. Huwag po kayong gagamit ng check. Puro X ho yan, kung mapapansin nyo. Kasi X ho yung pinagagamit sa atin. Number of sheet, wala ka namang naka-attach dyan, di isusulat mo 0, 0. Tapos na natin yung row na yon. Next, alam yung permanent information na part 1, na-discuss ko na ho yan dun sa ating 1701 permanent information. So, ang kailangan lang ho nating i-discuss dito yung number 8. So, sa number 8, sir, ano ilalagay ko? Since itong form na to ay kulang po. Kulang. May mali sa form na to. Magwo-work around tayo. So, ang work around nito, i-cross mo itong business income graduated IT rates. Yon. Ganda niya, number 8. Ayan. Pagkatapos, pupunta kayo sa number 6, i-cross nyo rin yung graduated, pero sa itaas, ilalagay nyo, BMBE registered. Ayon, BMBE registered. Nakakross yon, tapos capitalize yung BMBE registered. Lahat ho ng information na ilalagay nyo rito, specifically, yung pong mga words, phrases, or letters, kailangan ho nakakapitalize. Yun ho yung rule. Pag nagawa nyo na ho yan, pwede na ho tayong pumunta doon sa likuran. Sa second page. Ayan. So, sa likuran, ilalagay nyo yung tin nyo ron, ang gagamitin po ninyo yung Schedule 1. Again, hindi ho natin nire-recommenda na magkaroon ng joint filing ang mag-asawa. Meron hong nakasulat dyan, sir, na spouse. Ayan, gumagalaw yung daliri ko. Ano gagawin natin dyan, sir? Okay, mula ibaba hanggang itaas, lalagyan mo ng 0.
from dito sa pinakadulo, mapapansin nyo hanggang sa baba, nilagyan ko po ng zero para wala akong tao na makapangdaya o mag-represent nito. So, ang lalagyan ho natin ng informasyon ngayon ay ito pong sa taxpayer, letter A. So, ang tanong dito sa number 36, ayan. Sales revenue, etc., etc. Tinatanong niya yung revenue declaration for the quarter. Ayun, no? Declaration, ito, to. This quarter. So, halimbawa, ang kinita natin ay 700,000. Ayun, yun ang ilalagay mo sa number 36. Mm-hmm. Cost of sale, o di zero. Wala tayong cost of sale eh. Ah, pero sa totoo, meron. So, 700 minus 0, edi 700. Allowable deduction, itemized deduction. Since yung sales mo for income tax purposes ay considered exempt, edi ilagay mo, yun ang gawin mong allowable deduction, 0, 0, 700,000 na rin yun, mga kasama. Diba? Ganun ho ang gawin natin. Ayan, nilagay ho natin. And then, optional standard deduction, hindi naman siya kailangan, lagay mo na lang ng 0. Para, so, net this quarter, tinatanong yung this quarter, ano daw ang neto nung net loss mo? Ibig sabihin, ileles mo yung 38 doon sa 39. So, 700 minus 700 is 0. Of course, wala tayong taxable income sa number 43, 40 po, 40, 41, 43, 44, wala ho tayo niyan. So, lalagyan natin ng 0. So, lahat ng ito, mula dito hanggang pababa, wala tayong ilalagay kung hindi sangkatutak na 0. Ayan. Kasi declaration to for the quarter. Second quarter ho pinag-uusapan natin. Kaya puro 0-0 ho yan. Ayan. Kita nyo? Mula rito hanggang doon sa baba. Puro 0. Nangatay ulo ko. Okay. Ngayon, since tapos na natin yan, eh kailangan nating lagyan yung part 3. Sabi rin, tax due, edi 0. Saan natin makukita yung tax due? Eh, dun sa item part 4 at saka item ng 46 or 0. Wala tayong tax credit. Wala tayong tax credit, edi 0 din. Number 28, 0 minus 0, edi 0. Diba? Teka muna, may nakalimutan tayo. Yung spouse, lagyan mo uli, puro 0. Ayan. So, na-zero natin lahat nung sa spouse. So, add penalties, eh, 0 din yun eh. And then, yung pong total payable, 28 plus 29, 0. Dito ilalagay nyo ho, kasi combination to ng income ng mag-asawa eh. Okay? Eh, since wala naman kayong hindi naman ninyo kinumbine, lagay nyo na lang not applicable. Or, 0. Okay? Tapos na po natin yung second quarter. Ipapile nyo ho ito on or before August ng taong kasalukuyan. Pipirmahan po nyo ito. Ayan, dyan ho kayo pipirma. For example, ako na nga pipirma para sa inyo. Ayan, pipirma ako. Ayan. Katunayan ako ang may gawa. Then, dito sa part 4, ano isusulat ko dyan, sir? Wala namang problema. Yung sabi, Drawee Bank, number 32. Lagay mo NA. Check NA. Ayun. NA. Number. O di lagay mo not applicable uli. NA. Tax debit memo. Not applicable uli. Day. Not applicable. Lahat ho yan ay not applicable ang ilalagay po ninyo. Para hindi po yan malagyan ng information ng mga sa taong salbahe kung saan man sila salbahe. Okay?
Ayan po, ganyan po ang paglalagay. Kasi dapat daw lagyan niyo lahat ng ano eh. So, yung ating i-discuss sa susunod o i-ano ko lang ha, itawag nito, sa sum up ko lang dito ho sa number 36, ilalagay niyo ho yung sale ninyo mula April 1 hanggang June 30. Dito sa example ko, 700,000. Okay? Eh, since wala tayong cost of sale, number 37, lalagay mo 0. Pagdating sa 39, ha? 38, of course, 38, 700 plus minus 0 is 700 uli. And of course, sa 39, since yung 700 na sales mo ay exempt sa tax, pwede mo nagi siyang gawing allowable deduction mo, 700. Kaya yung number 40 mo, 0. Kaya yung number 41 mo is 700 minus 700 is 0. Kaya wala ho kayong babayarang tax, kailangan nyo lang hong mag-file ng 1701, baliktad 1701 for the second quarter. O abangan ho ninyo yung susunod kong video tungkol ho sa tawag nito, third quarter na tayo. Malapit na matapos. At huwag nyo kalimutan na itong librong to, bumili na ho kayo, 1,675 pages. Hindi ho ito yung katulad ng accountants ninyo na iiwanan kayo pag may tax troubles na po kayo. Hindi ito yung consultant nyo na nanguhula. Dito po, pang tax code ho ito. At mas marami hong taxes ang masisave nyo kung gagamit kayo ng The Books of Entries. Gawa ho ito from the tax code. Salamat!